ang abot sa 30,000 na Pinoy seafarer sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil nga sa banta ng COVID-19 o nagsara na rin o hindi na gumagana ang kanilang mga cruise ship. Ayon sa POEA, nagdeklara ng tigil operasyon ang karamihan sa mga cruise ship kaya pauwiin na lamang ang mga Pinoy crew. Lahat ng incoming OFWs will be accommodated, they will be allowed to travel, sasamahan sila ng OWA using the transportation of the OWA to their respective provinces. Yung hindi agad makaka-uwi dahil walang masasakyan at kinakailangan mag-stay sa isang safe place. So ang OWA, DOT at saka ang DFA will be in proper coordination para po mabigyan ng hotel accommodation yung mga OFWs na. Si POEA Administrator Bernard Olalia sa panayam din ng DCMM, sinabi ni Marlon Roño ng Magsaysay Manning Agency na nasa mahigit 10,000 Pinoy ang naghihintay na ma-repatriate, kabilang na po ang mga crew ng Costa Pabulasa, pero nahihirapan pa sila sa pagpoproseso dahil sa umiiral nga na travel restriction sa mga airports sa buong mundo. Ay tama ba ang report na 10,000 Pinoy seafarer ang naghihintay ngayon na repatriation, 10,000? Maaring mahigit po ako doon. Ay, wow. Dahil maaging, kasi kung lahat po ay kuminto ngayon, alam po natin na napakarami pong Filipino seafarers na nagtatrabaho sa mga cruise ship. So kung i-desisyon po lahat ng mga cruise companies na ipauwiin dahil wala pong pasahero, ay maaring mahigit pa po sa 10,000. Yun, anong problema po ngayon, maliban sa umiiral na enhanced community quarantine, ay kulang din ang mga pasilidad para i-monitor naman ang mga uuwing may sintomas na ng naturang virus. Last night, we have about 300 people that has arrived, repatriation. And of course, originally we have booked them in some hotels. But then, ang mga hotels then is like agam-agam. We're knocking doors with all the hotels. You know, like na magmamakaawa na sige noong Marlon Roño ng Magsaysay Manning Agency. Abangan! Philippines!